sa may mga longkong dyan. So may bulaklak tayong panahon ngayon, no? So sigurado naman, sigurong lahat ng may longkong ay may bulaklak rin, hindi lang dito sa amin. So isishare ko lang yung paano pagtining para sa makatulong naman doon sa ibang may longkong na hindi pa alam yung mga baguhan pala. So ito na bulaklak, ang dami. So bakit ba tayo magtining na pag maraming bulaklak, maraming bunga? Yun ang sabi ng iba. Pero importante talaga yung tining, kasi kung gusto mo quality yung bunga mo pagdating ng harvest, gusto mo yung ano, yung tinatawag na pung-pung, parang ganun. So hindi ano yung, hindi yung tawag sa Bisaya, sihag yung ano mo, cluster, yun ba? Ama, basta yun na. Okay, sa pagtining, gaya nito, tatanggalin mo muna natin itong una, yung mga payat. Ayan. Payat muna, syempre. Iwan muna na yung puro mga healthy. So, pag puro healthy na, pipili ka naman dyan. Alin ba sa kanila ang nasa lugar, nasa pisto? Ayan, ito, sa gitna. Iwan mo natin ang dalawa dito. Sa ibabaw, mayroon siyang ano, pito. So tanggalin mo natin itong wala sa pisto. Ito, itong isa, pag lumal, pag laki nito, iipit kasi yan dito. Tapos tanggalin natin to. Hindi pwede yung ano, tatlo. Itaga maganda ang resulta. Ayan, iwan mo na natin ang dalawa kasi secondary siya. Secondary na brand dito, itong ganito na nasa gitna, dapat tanggalin mo talaga ito. Maiipit talaga ito pag lumaki na, hindi mo ito mapakinabangan. Ayan, dito ang dami, oh, sa gitna na, nasa pagitan siya ng tatlong ano, branch. So tingnan mo mabuti kung saan ba dito pag lumalaki siya na hindi siya maiipit. So yung imaginein mo na lang na malaki na siya, kung hindi ba siya, kakasya ba siya dito, hindi ba iipit. So kung sa tingin mo iipit siya, tanggalin mo na. Ayan, basta yung unahin mo munang tanggal yung mga payat at saka yung wala sa lugar para hindi ka magsisi, kasi once na tinanggal mo na yan, hindi mo na yan ano, mababalik talaga. Sa isang cluster talaga may ano, si abot siya ng 10 o 15 bulaklak. So paano siya mabubuhay pag ganyan kadami sa isa lang, sa isang cluster? So syempre pangit talaga yung ano mo, bunga dyan pag hindi mo tinatanggal yung iba, kasi malakas din yan sa magkain ng sustansya. So mababawi mo rin pag ano mo na, pag harvest mo, kahit i ano mo yon, presyo mas mahal talaga pag ano ka, quality yung ano mo, yung buo talaga ang bunga niya sa isang ano, pongpong. Ganun. Sa ganitong sistema, dapat ang iwan mo, walang banggaan na mangyari. Yung maganda dapat, ano siya, gaya siya nito. Hindi siya nag babangga sa magkabilaan, hindi hindi siya disturbos sa magkabilaan. Tinatanggal natin yan, yung mga disturbo, kasi hindi maganda talaga. Ayun. Mahirap. Hindi matagal, pero kailangan talaga na tiyaga magtining. Kasi kinakailangan talaga kung gusto mong quality yung ano, produkto. Pag okay lang sa'yo na hindi quality, so wala na tayong pag
pag-uusapan pa. Okay, dapat ganito, ganyan. Oh, walang banggaan na. So, daming natanggal, no? Dami talaga. Kung bibilangin lang natin, siguro ang tinatanggal natin is nasa 70 to 80%, no? 20 to 30% lang talaga ang iwan natin, kasi hindi talaga kaya ng puno pag pinadala mo lahat. Kasi ano din tong puno eh, pag hindi nila kaya, ilalaglag talaga nila yung ano, bunga nila, ilalaglag ng iba yung tinatawag natin na ano, self-thinning, magsi-self-thinning talaga yung puno natin. So pag maaga kang nagtitining, so ang develop ng ano mo, mga bulaklak is ano, tataba talaga, tataas yung ano niya. Sa amin kasi dito, pag iniwan lang namin ganito, isa-isa lang, isa-isa, pag harvest namin, average talaga yan ng 7 to 8 grams pinakababa na timbang sa isang ano, isang pongpong. Kadalasan naabot talaga kami ng ano, kadalasan 9 grams at saka isang kilo bawat isang pongpong. Kung minsan may ano pa, 1.5 kilos. Basta maganda lang pagkatining. At syempre maganda yan rin yung ano, puno, mataba siya. So sa ganito kalaki ang puno, so kaya na natin ito padadalhin ng 100 kilos. Ito ganito. Kaya talaga, lalo na pag maganda yung pag ano, pag tining. So yung kwintada natin itong isang ganito, pinakababa lang to na ano, estimate natin. Pag harvest nito, ilagay natin na ano lang siya. Imagine mo lang na 400 grams siya. So yun. So ayan. So iwan, mag-iwan tayo dito ng isa-isang ano niya, branch. Iwan natin dito ng 40 flowers. So sa kwinta natin ito, sa isang sanga, dadala natin ng 10 kilos. Ayan. Sa kabila din, 10 kilos. Dito 10. Dito padala natin ng 10 din. Yung sobra, tatanggalin. Yun natin, itining natin. Tatanggalin natin. So, hindi sayang mag-tining. Ayan. So, kung malaki naman, sobrang laki naman yung puno mo, so, makipinta mo lang yan. Pinta mo na lang kung ilan ba talagang kilo ang gusto mong ma-harvest. Pagdating ng harvest niya, basta yung kaya lang niya. Basta yung quality, yung bunga siyempre na ma-harvest mo. So ganun lang pagkwenta kung paano mo, kung ilan ang estimate lang yan. Pinakamababa na yung 400 grams. Sabi ko na kanina, sa amin mayroong 6 to 700 grams yung pinaka maliit sa amin pun mag-harvest na ganyan. Kasi kadalasan 8 to 9 grams isang pungpong. Ayan. Ayan. Ayan, daming hinulog natin, no? Ito na mga bulaklak na hinulog natin. So, dami. So, ito na yung resulta ng tapos na ang tining. Ito na, ano na siya. Maluwag na siya, maluwag. At tinaniwala masyadong banggaan.
sa Bulaklak, diba, ano, to estimate nito, pinakababa na bunga niya pag harvest is 80 kilos sa iniwan. Sa total lang to na 9, to total lang to na sa timbang na 400 grams. Pero pag aabot to ng ano, kalahating kilo, tsaka isang kilo, yun, bonus na yun. Aabot ka pa ng 100 kilos mahigit nito. Ayan. So, tapos na tayo, guys. So, matagal matapos yung tining, siguro mga kalahating oras. Pag marami ka lang tayo, ano? Kasi, maingat kasi ibabaw, kasi pag nakasetas ka na kasi maapakan mo yung mga bulaklak, sayang naman. So, mag-ingat talaga pag nasa ibabaw na tayo. Kasi pag hindi na mababalik yung bulaklak pag naapakan mo. Tanggal talaga yan. Ang problema, yung tapos ka na magtining, tapos maapakan mo pa, wala na, maubos pa yung bulaklak mo. Yun, ingat lang din sa pag tining. Ayun. Tapos na tayo. Oh, ito guys, marami pa talaga kaming puno na ano, hindi pa natining. Grabe, marami kasi yung mumulaklak dito eh. So, yun na guys. I-update natin sa susunod yung resulta ng pagtining natin at saka papakita ko din sa inyo yung mga puno na hindi maayos ang pagtining, kung anong resulta ng mga bunga niya pagdating ng 60 days. Yan, makikita na natin yung ano, resulta niya. Okay, bye bye.